Kumusta? Ang gagawin po natin ngayon ay gagawa tayo ng isang poker table gamit ang isang one sheet of plywood at gawin natin itong isang oval shape na may sukat na 24 inches, 22 inches, 14 inches at gagamit din tayo nito ng isang jigsaw cutter gaya ng ginagawa ngayon. Kinakat natin ang magkabilang dulo at gawin ito isang oval shape table muna. Tapos naman natin ang isang straight line. Gagamit tayo ng isang circular saw para diretso ang cut. Follow the line lang sa isang oval shape at lahat ng may linya na yan ay gagamitan natin ng isang jigsaw, circular saw at kung pwede, lagari naman. At pagkatapos natin i-cut ang lahat, gagamit din tayo dito ng isang sander kung saan dito natin i-smooth ang mga edges. Pakintabi natin at una sa lahat ang ating racetrack, which is ito ang pinaka-base or second base sa ating poker table. Siguraduhin lang na smooth ang bawat edges nito bago natin ito pinturahan or a stain. Ang raised rock table natin ngayon mula sa isang one sheet of plywood ay may sukat na 18mm by 4 by 8, at ang pinaka base naman na plywood, which is ang nasa gitna, ay may sukat na 3-4 inches by 4 by 8. At ang pagplanong pag-grill naman sa mga butas na nilalagyan ng cup holder ay panuwing mabuti at siguraduhin balanse at nasa gitna ang lahat ng mga ito. At pagkatapos naman nating i-drill ang lahat ng mga butas ng mga cup holders ay magsisimula naman tayong mag-cut sa gilid gamit ang jigsaw cutter at kurtihin din ito na parang oblong style na kagaya ng mga una.
sapagkat naman natin ng kurting bilog para sa ating cup holder tray ay mas maiging tandahan at kunting pwersa lang ang gamitin hanggang sa maabot natin ang bilog na butas kung saan doon tayo mag-stop. Huwag natin kalimutan, gumamit ulit tayo ng sander kung saan natin i-smooth ang mga edges ng pinagkata natin ng jigsaw cutter. At dito naman tayo magsimula mag-stain gamit isang wood stain or pwede dito tayo gumamit ng isang varnisher or silak kung tawagin nila kung saan i-style mo kung ano mang gusto mong pintura sa iyong racetrack at doon naman sa ating cup holders. At dito naman ako nagsimulang mag-cut ng ating styrofoam kung saan gagamitin natin ito para sa ating armrest kasama na nito yung stipo sa buong oval shape ng armrest. At pagkatapos natin i-cut ang ating styrofoam ay maglalakad tayo ng binaw kung saan natin i-cut ang oval shape ng sa gitna at ang sa ibabaw naman ito ay ang ating styrofoam
at ang plywood na oval shape at gagamit tayo ng stapler sa buong paligid ito at stretch natin hanggang sa sumikip ito at masirado ang lahat. Bago natin i-staple ang ating speed cloth sa gitna ay sukating mabuti na pantay at pareho yung distansya ng magkabilang dulo or both sides bago natin ito ilagay sa gitna ng table. At ang pinagkata naman natin ng ating speed cloth ay gagamitin natin itong pang cover sa ating table kung saan ito sa ilalim ay gagamit tayo ng thumbtacks at staple at may distansya nitong 3 inches sa bawat pagitan ng thumbtacks.